Sa gitna ng pangampanya sa Iligan City, sinagot ni Manila Mayor Isko Moreno ang batikos ng ilang vendor sa Divisoria Public Market na hindi raw kinonsulta nang ibenta ito ng lokal na pamahalaan. Ang sabi ni Moreno, ginagawa lang daw itong issue ng mga kalaban niya sa politika. Nakatutok si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, One Mindanao. Nag-motorcade sa Iligan City si presidential candidate Isko Moreno. Kasama ang kanyang katandem na si Doc Willie Ong at mga senatorial candidates mula Barangay Hinaplanon hanggang sa sentro ng Iligan City. Sinalubong sila ng mga taga-suporta. Matapos ang motorcade sa Iligan City, nagtanghalian si Moreno at mga kasama sa bahay ni former Ambassador Ahmad Umar. Nakasama din nila si Iligan City Representative Freddy Shaw. Habang nangangampanya sa Iligan si Moreno, nagpresko naman ang grupo ng mga vendors sa Divisoria Public Market. Hindi raw sila kinonsulta ng lokal na pamalaan ng Maynila nang ibenta ito. Ang sabi raw sa kanila, ipapa-renovate lang ang pamilihan kaya kailangang bakantihin. Imagine niyo po, umuupa kayo, meron kayong bahay. Pagbalik mo, binenta na ng chairman mo yung bahay mo kasi sabi ng chairman, magagamitin ko pang paggamot ng mga constituent. Ano mararamdaman mo? Yun po yung nangyayari ngayon. Sabi naman ni Moreno, ginamit niya ang kinita ng city government sa pagpapatayo ng bahay ng mga nasunugan sa Baseco. Pinambili rin daw ito ng mga pangangailangang medikal para sa COVID-19 sa Maynila, gaya ng oxygen at mga gamot. Ginagawa lang daw itong isyo ng mga kalaban niya sa politika. Nawala ako dahil siyempre patay na yung tatay niya, si dating Mayor Mel Lopez. Pero sila nagpalugi niya. Pero ang good news ko sa iyo, salam mo, laway ko, pasyal ka, bigyan kita pamasahe, makikita mo yung vendor nasa Divisoria Mall. Because they are the one who were protected by the city government. Sinabi ni Alex Lopez, anak ni dating Mayor Mel Lopez, at ngayon tumatakbo para mayor ng Maynila, hindi raw dapat minamali siya ang mga ginawa ng ama na wala naman umanong kinalaman sa pagbebenta ng Divisoria Public Market na nangyari sa termino ni Mayor Isko. Nakita niyo naman yung commitment ng tatay ko sa Divisoria. Ang siningil 20 pesos. Ngayon sinisisi. Kaya ako naibenta ngayon after 35 years. Hindi ba mga gunggong yun? 35 years na tatay ko pa may kasalanan patay na. Sangayon naman si Moreno sa pagsabi ni Pangulong Duterte na dapat singilin ng BIR ang estate tax na hindi pa nasisingil. Dapat lang daw na magamit ang pera sa mga proyekto para sa taong bayan. Pabor din si Mayor Isko na ibalik ang National Steel Corporation na nagsara sa Iligan City upang makapagbigay ng maraming trabaho at pasiglahin ang steel industry. Sa kanyang rally naman sa Iligan City Plaza, kasama sa mga dumalo ang mga miyembro ng senior citizens at mga persons with disabilities. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Cyril Chavez, Nakatutok, 24 oras. Wala pa pong tugon sa ngayon ang kampo ni Moreno sa sinabi ni Lopez.